dyan mga kapitbahay, alam kong naghihintay na naman kayo ng bagong chismis o balita. Kaya naman, stay put, relax at manood lang kayo dyan dahil ihahatid ko na sa inyo ang serye ng totoong buhay. Ang serye na sasagot sa inyong mga katanungan na, Kim, masarap ba yan? For today's vlog ay magti-taste test at magre-review tayo ng panibagong produkto na nabili natin sa Facebook. Yes, as of now, lima na po yung marireview nating food at ito na po yung panglima. Meron na tayong 4 na na-review or videos na na-review na po or product na na-review na po dito sa ating YouTube channel. So kung hindi mo pa napapanood ang mga previous videos na nabanggit ko, you can visit my YouTube channel at para makita kung ano ba yung mga produktong ni-review ko previously. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit or click the subscribe and bell button nang sa ganun ay manotify or ma-update kayo sa aking mga uploads. Alright, so now, over here we have Mango Graham Ice Cream Cake and over here we have the Oreo Cookies Ice Cream Cake. Hindi ko sila kasabisado kasi medyo mahaba siya. Pero, ayun na nga, so meron tayong Mango Graham and then meron tayo ditong Oreo Cookies. So, kung makikita nyo naman yung design, ayan siya guys. Alright. And then the Oreo. Ayan, bongbong Oreo yan. At yung mga mango tidbits, nandiyan siya. So, ayan guys, I'm so excited na tikman to dahil last week pa siyang in-order and ngayon lang siya na-deliver dahil nga meron silang cut-off at hindi ako nakaabot sa cut-off. Galing pa to ng sa Uyo, Quezon City. So, sa mga taga sa Uyo dyan, hello, hello, kawai-kawai. So, kung malapit na kayo sa location, order na dahil I'm sure na mag-e-enjoy kayo at talagang swak na swak yung price ito para sa inyong lahat. Alright, itong 2 tubs na ito, first per tub kasi ay nagkakahalaga ng 110 pesos. So, ang binayaran ko sa kanya is 220 pesos. Then, yung delivery fee, nasa kanila na kasi hindi naman malayo din location pero dinigyan ako ng discount since sila naman yung magde-deliver. So thank you so much, Je. Of course, ito galing ito sa ating kaibigan or classmate at ka-groupmate sa thesis nung college na si Jerilyn Gubat. So ngayon ilalagay natin dito yung Facebook page niya nang sa ganon ay ma-contact ninyo or ma-chat ninyo siya pag gusto nyo nang mag-order. Of course, the usual, ang shelf life nito, as soon as possible, consume agad or kung ilalagay nyo sa ref, siguro mas tatagal siya ng mas matagal kasi nasa ref siya at mapapreserve siya. Next, placing order, paano kayo makapag-place ng order? You can send them a message or you can send her a message. So, yung ito, yung kanyang Facebook profile or Facebook page, nang sa ganun, makontakt nyo sila. Next, delivery via pwedeng Mr. Speedy, pwedeng Lala Move, pwedeng Grab, pwedeng Angkas, any platform na merong delivery, you can do it guys. Next one, details, contact details, yun na nga yung Facebook page. Mag-send na kayo ng message sa kanya kapag ka natipuhan nyo or gusto nyo ng umorder. And other products, meron pang mga other products na ino-offer si Jerilyn. So, you can contact them para, you can ask them naman para dun sa other products na ino-offer nila. Nang sa ganun, meron kayong mapagpilian. Of course, sa pag-taste test or review natin, meron tayong ilang mga bagay na titignan para nang sa ganun maging aware kayo o makita ninyo rin kung ano nga ba yung mga bagay na yun. Unang-una sa looks or presentation. Next one, aroma. Third one, volume o dami. Next one is packaging. Next one is lasa and consistency. Tapos, tatry natin kung maalala ko pa yung overall rating. So ngayon, start tayo sa presentation or looks. Sa presentation or looks, okay siya sa akin kasi appetizing, nakakaakit lalo na kung sweet lovers ka or yung taste buds mo ay pang matamis, talagang maaakit at talagang magugustuhan mo siya sa itsura pa lang. Next one sa aroma, let's see kung talagang maaamoy mo yung dalawang pinaka main flavor niya. Dito sa cookies or yung Oreo cookies, talagang maaamoy mo yung biscuits or yung Oreo. Dito naman, maaamoy mo yung graham at saka yung mango. Siguro dahil kasi nasa ibabaw sila. Pero tignan natin later yung sa lasa.
Next one sa packaging. Okay ako sa kanya dahil medyo mas mataas siya kesa dun sa pinaka laman nung kanyang produkto dahil nga ice cream siya. So may tendency na baka matunaw, matapon. So sa akin, okay siya sa akin na hindi talaga ganun kasagad na puno dahil hindi na or mawawala yung essence or aesthetic ng design. Then gusto ko rin dun sa takip nila dahil meron silang label nakalagay Jay's Sweet Treats. And then nakalagay din dito yung parang quotation nila na sweet treats are always sweet foods, but sweet foods isn't always a sweet treats. Okay. And then yung kanilang title or pangalan dun sa product na yun. So hindi kayo malilito kung anong product ba yung kakainin ninyo. So now let's proceed or let's taste this one. And I'm so excited na tikman siya dahil alam niyo naman, nababanggit ko naman sa inyo na ang aking taste buds ay pang matamis. So tikman na natin siya, guys. Ooh, I love it. Ayun siya, guys. Medyo malabo, sorry ah. Ayan, lagay natin siya dito. Sa aking observation, medyo malambot yung sa ibabaw niya, but it looks great. It looks great. Mmm. Ang sarap! Bakit ganun? Mmm. For me, ang ganda, ang sarap ng cream, ang lambot, syempre kasi cream siya, but then, ang sarap, nagbe-blend yung lasa ng Oreo at saka ng cream. Pagka kinain mo siya, it melts in your mouth. Ang sarap. In fairness ha, ang sarap. Ang sarap. Ice cream na ice cream yung dating niya sa akin. Hindi ako nangingilo. Actually, galing siya ng freezer. Hindi ako nangingilo. Masarap siyang nguyain. Masarap, malambot, at malinamnam yung Oreo niya. Hindi ka mahihirapang umuya. Hindi ka rin din masyadong mauumay dahil andun yung powder ng Oreo sa ilalim. Tapos ito, meron sa ibabaw. Kaya, hindi ka mauumay dun sa tamis niya. Perfect. Sarap. Ang sarap. Pero dahil nagda-diet ako, yung portion na lang na ito kukunin muna natin. And then later on, so unti-unti lang natin. Feel ko naman hindi na siya nasisira agad eh. The Oreo powder, nagbe-blend siya doon sa cream. Tapos meron pa siya yung mga rocks nung Oreo, yung mga dinurog na Oreo biscuits. Ay, ang sarap. Ang perfect nung lasa. Perfect combination to sa coffee! But of course, kapag kakain kayo nito, always drink a water para nang sa ganun hindi kayo masyadong masamid or hindi kayo masyadong hindi kayo magkaroon na tonsillitis sa gabi, lalo na sa gabi. So next one, let's proceed with the mango graham ice cream cake. Gusto ko siya kasi yung pagka-cake niya, ang sarap. Ang galing lang nung pagkakagawa nung cream, ang sarap. So let's see. Itong kanilang mango graham. Ayan. O, makikita ninyo sa harap at ito sa likod. So, tikman na natin ang graham. Sarap! Ang sarap! Para kang kumakain ng graham, the usual graham na may layers ng biscuits or graham biscuits. Ito naman kasi, hinati siya ng cream at saka ng powder sa ilalim. Tapos yung mango pa, samahan mo pa ng mango.
nakakaalis ng umay or nakakaalis or nakakatulong sa para hindi ka masyadong maumay sa matamis, lalo na yung may mga tao kasi hindi mahilig sa matamis eh. So etong mango nakakatulong siya dun sa pagtanggal ng umay kasi hindi siya ganun katamis or sakto or equal distributed yung tamis niya pag natikman mo siya. Sarap. Tikman na pa natin. Hala, hindi ko na nagamit yung lagayan. Sige, lagayin natin sa lagayan. Ayan. Medyo kumakalat lang yung mga powder niya sa ilalim. Siguro kulang ng margarine, ay kulang ng butter, or kulang sila sa condense ba yung nilalagay doon para dumikit siya or para mag-tight yung tawag dito, yung powder sa ilalim. Siguro nilagyan pero konti lang para hindi ganun katamis. Pero sa akin, okay na yung lasa. Masarap siya. Sarap. Mmm. Ang sarap niya, hindi nakakasawa. Grabe. This is perfect. Ang sarap ng pagkaka-ice cream niya. Sarap. Sarap. Gusto ko pa sana siyang ubusin pero maubusan tayo ng oras at masyado lang mahaba. So, mamaya na lang para ma-share ko rin sa kanila, ma-share ko rin kay Dada. And para naman matikman din nila itong ginawa ni Jerry. So hanggang dito na lamang po guys. Thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung gusto nyo mag-order perfectong pang palit sa mga desserts nyo na. So ito yung dessert na kung saan hindi ka magsasawa, hindi ka mauumay, talagang masarap at perfect yung timpla. So para sa akin, overall, wala akong masabi. Siguro dahil favorite ko or taste buds ko talaga ay sweets. So yun guys, hanggang dito na lamang po. Thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe or click the notification bell para updated kayo whenever I upload the new videos. So hanggang dito na lamang po guys. Stay safe. God bless everyone. Bye!